So we're going to give you an idea. It's about Pandi tips and idea. And of course, syempre hindi lang po ako yung mag-isa para malaman nyo yung mga ilang katanungan na i-share ko sa kanya. Ipapakilala ko sa inyo ang isa sa mga agawad dito sa Pandi Poblacion, si Sir. Hey yo, what's up mga kapandienyo? Aping Santiago here and welcome back to Pandienyo Vlogs. Pero kung bago pa lang po sa aking YouTube channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para at least lagi tayong updated sa mga next uploading videos ko. Okay, so for today's video, we have a new idea about dito sa Pandi. So we're going to give you an idea. It's about Pandi tips and idea. And of course, syempre hindi lang po ako yung mag-isa para malaman nyo yung mga ilang katanungan na i-share ko sa kanya. Ipapakilala ko sa inyo ang isa sa mga agawad dito sa Pandi Poblacion, si Sir Boyet Cristobal! Dito ka, sir! Ayan, sir, hi ka muna sa ating mga viewers, mga kapandiyay nyo. Hi, at lalo na sa mga pandiyay. Ayan, pakilala po kayo, sir. Ako si Boyet Cristobal Cruz. Dito ako sinilang at lumaki sa bayan ng Pandi. At hanggang ngayon, dito pa rin ako nakatira at mananatiling dito sa aking bayan habang ako'y nabubuhay. Ayun! Palakpakan naman tayo dyan, guys! And so, ayun, naroon akong mga inihandang katanungan kay Sir Boyet Cristobal. So, ayun, syempre, maraming salamat sa'yo, Sir Cristobal, dahil isa sa mga, alam niyo yun, parang nag-compliment sa akin, sa aking YouTube channel, and sa aking kakayahan. Kaya nakakatuwa naman ko dahil ito, inimbitahan niya ako para mag-collab kami about dito sa Pandi. Siyempre, just to give you an idea kung ano nga ba yung tungkol dito sa Pandi dahil bagong-bago lang po ang Pandi Bulacan. So yun, Sir Cristobal, meron akong ilang questions dito na sasagutin mo. Okay, it's about Pandi tips and ideas. Okay, una, maraming salamat po sa lahat ng mga Pandienyo na sumusuporta kay Pandienyo Vlogs. And of course, sa ating butihing mayor na si Mayor Rico Roque. Ayan, so ito na po yung mga unang tanong ko, Sir Cristobal. Okay. Una, bakit po ba tinawag sa youngest town si Pandi? Sa aking palagay, bagamat hindi ako ganong karapat dapat sumagot sa mga tanong na yan dahil may masigit sa aking mga eksperto sa ating bayan, ay kung ano na lamang ang aking abot na aking kakayaan at naririnig na rin sa mga matatanda at ayon na rin sa kasaysayan at sa pag-ikot ng pag-unlad ng ating lalawigan. Kaugnay nga ang bayan ng Pandi. Siguro masasabi ko na tinawag na pinakabatang bayan ang Pandi dahil ang bayan ng Pandi ay nag-ugat lamang sa isa pang bayan. Ang bayan ng Bigaa o tinatawag ngayong Balagtas. Kaya naman, mula doon ay humiwalay ang bayan ng Pandi at nagkaroon ng sariling pagkakakilala bilang Pandi. Yun. So yun, yung pala yung dito, information about doon kung bakit na tinawag na youngest of town dito. Si Pandi Bulacan. Okay, so dati po pala siyang nasasakupan ng Balagtas na Bigaa kung tawagin. So yun, guys, yun yung idea about kung bakit youngest town ang Pandi Bulacan. Okay, next, proceed po tayo sa next question. Ano po ba yung pinaka best attraction dito sa Pandi Bulacan? Noon o hanggang ngayon? Yes, noon hanggang ngayon. Sa aking palagay, dahil ang Pandi ay malapit sa Maynila, at isang ring probinsya, maganda ang mga bukirin at simoy ang hangin, naisip ng mga negosyante marahil na magtayo ng mga resort. Noong araw, mayroong tinatawag na Pandi Mineral Spring Resort sa may bangko, may pagumang simbahan. Sikat na sikat yun noon at mapalag tayo na sa kasalukuyan, ito ay natumbasan ang kasikatan ng Amana Water Park na matatagpuan sa Bagong Baryo. Yes. Pandi, kaya kabi-kabila ang mga resort dito. Ayun, so yung pala, isa sa mga tourist spot or best attraction dito sa Pandi Bulacan is ang mga resorts. Especially ang Amana Water Parks. Actually, ang Amana Water Parks is isa siya sa mga, dito meron siyang record dito sa pinakamagandang resorts dito sa ating bansa.
Ano po ba ang may-ari ng Ama ng Waterproofs? Hindi natin matutukoy, pero isa sa namamahala nito at may katungkulan dito ay ang alkalde ng ating bayan. So, isa po siya sa mga nagmamanage. Maari. Okay, next proceed po tayo. Sir Cristobal, ano po yung pinakaunang pangkabuhayan dito sa Pandienyo? Yan naman sa pangkabuhayan, ayon na rin sa mga panayam ko sa mga matatanda dito sa atin. Noong unang panahon, ang pagbubukid o pagsasaka sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan, pananahi. Kaya marahil nagbunga ng kasikatan yung disenyo pandi, yung mga barong at saya na dito ginagawa at dinadala sa Maynila na nakilala na rin sa buong bansa ang maganda kalidad na gawa ng mga barong at damit pangkasal. So yun, tama po. Sa meron na kasing pandidisenyo dito sa ating pandi kung saan yun nga po, yung mga gowns, mga saya, yun nga po na inaangkat sa Maynila, which is kilala na rin po ang pandi sa mga barong yan. Kaya kung bakit yun din po yung mga main source of income ng mga taga-Pandienyo. Tama po ba? Yes. So yun, before kasi dito sa Pandi, wala pang mga, tawag dito, yung mga pabahay dyan. So Brad, nung dumating kami dito way back 2005, puro bukurin talaga siya. So yung pala isa sa mga resources ng mga kalalakihan ng magsasaka. Yan. So yun, yung pala yung mga main, tawag dito, mga pangkabuhayan dito sa Pandi, dati pa. Okay? Until now, yun yung ano, yung disenyo ng pandi, which is yung mga barong gowns yun. And then next po tayo sa pang-apat na katanungan, Sir Cristobal. Sa anong larangan mas nakilala ang bayan ng pandi? Anong larangan yung mas nakilala, na-introduce sa ibang lugar, ganyan? Ngayon, sa ngayon, itong tanyag na disenyo pandi, barong at saya, kanina nabanggit ko yung resort. Pangatlo, siguro masasabi ko na nakilala ang pandi, bagamat maliit na bayan, marami ding sinilang at nanirahan dito na kinilala sa iba't ibang larangan. Meron sa sining, tulad ni Christian Ramirez, yung Pinoy Boy Band. Pamangkin ko yon si Tristan. Wow! Christian Ramirez ng Boy Band PH ng ABS-CBN. Meron ding mga magagaling na negosyante tulad ni Mayor Roque bago siya naging politiko, at iba pang mga kilalang tao na dito naninirahan, piniling manirahan sa aming bayan, sa ating bayan. Yun, ayun mga kapandenyo, bukod dun sa mga attractions, mga tourist spots dito sa Pandi, of course sa mga talagang lehitimo na nakatira dito sa Pandi, is meron na rin pong kanya-kanyang tawag dito, pagkakakilalan, kumbaga nakilala siya sa kanyang larangan. Kaya bakit nakilala sa Pandi? Ay, ito pala si Sir Mayor Roque, bago po pala siyang maging isa sa mga politiko, maging mayor, isa po pala siyang sikat na negosyante. Ayan. So yun, sir, maraming salamat po. So next tayo, sino pong mayor ang mas matagal nang namumuno dito sa bayan ng Pandi? Yung tipong paulit-ulit na talaga siya ng binoboto, ganyan. Maaring nangyayari yan sa ibang bayan at totoong nangyayari din dito sa bayan ito. Ganun pa man ay naputol na rin ito at nagkaroon ng mga bagong panunukulan. Mula nung maputol ito, wala pa namang sumunod dito na paulit-ulit at palagi na lamang. Minsan ay napuputol, napapalitan ng iba, nababalik ang iba. At sa kabila naman noon ay naging mabuti naman ang mga paglilingkod ng mga politikong naupo dito, bagamat nagkaroon ng mahabang panahon na palaging sila ang namumuno. Okay. So yun, yung pala, ibig sabihin, merong mayor na talagang nag-stay ng matagal, minsan mawawala, tapos babalik, baga hindi siya talagang straight baga na laging binoboto. Kung baga, at least kahit papano, nagagawa yung katungkulan nila bilang isang alkalde ng bayan. Okay, tama po ba? So yun, next po tayo. Sa mga projects na sinakatuparan ng ating butihin mayor na si Rico Roque, ano po ba yung pinaka nagustuhan nyo dito? Project? Apo, yung mga naisakatuparan. Sa palagay ko yung ano, yung kakaiba niyang pagtingin sa kanyang nasasakupan.
hindi yung mga typical na ginagawa ng ibang mga politiko. Nakita niya ang mga matatanda na nalulungkot. Binibigyan niya ito ng special na pagtingin tulad ng pagbibigay ng regalo, pag-uukol ng tamang pagpapahalaga sa mga tulad nila. Ang mga teachers, dinadalaw niya ito, binibigyan ng regalo sa araw ng mga guro at sa Valentine's Day. Nakita niyang pahalagahan yung mga ahensya o lipo samahan na hindi naman napapansin ng lipunan. So yun po pala, so kahit naman na hindi na naipoposto yung social media in behind of this tawag dito, mga projects na ginawa niya, ay especially yung mga halimbawa senior citizen na kagaya ng sinabi ni Sir Cristobal, ilan sa mga pinagtutuan niya, which is nakakatuwa naman talaga. And yun syempre yung mga guru nga naman, kapag once na tawag dito, teachers din, no? Ayun, lagi niya daw po itong pinupuntahan. So, yun, kahit na hindi naman ito nakikita sa social media or Facebook or sa mga social media accounts, pero naipapakita niya ito sa sarili niyang paraan. Yung nakakatawa kay Mayor Rico Roque, yung pinagtutunan, especially yung mga senior citizens. Mm. Diba? So, yun, talaga namang napaka-butihing mayor talaga ni Mayor Rico Roque. Siyempre, yun nga, sabi nga, puso at talino talaga ang pinapagana nito. Okay, so next po tayo. Ayan, so, ayan. Kumusta naman ang Pandinoon at ngayon? Marahil, wala namang pagkalungkot kung nagkaroon man ng malaki ng pagkakaiba ang buhay noon at buhay ngayon. Maaaring ang kahulugan ng pagkakaiba noon at ngayon ay dahil sa pag-unlad. Okay lang naman ang pagbabago kung ito ay magtutulak sa pag-unlad. Maaring noon, mga bukid, ngayon ay mga establishmento, pero nagbukas naman ng pagkaroon ng trabaho ng maraming mamamayan ng pandi. Nawala man ang ilang mga bagay noon, ito ay napalitan na ng mga bagay na kailangan gawin dahil sa hinihingi ng pagkakataon. Mahanap buhay at iba pang mga bagay. Yes, tama naman po yun. Kasi nung way back 2005, siyempre high school pa lang ako nung, pero pag-graduate ko nung high school, ang hirap makahanap ng trabaho dito sa Pandi, which is wala pa kasi mga talaga mga establishments, unlike ngayon. So ito nga yung chance ng mga talaga namang nakakatuwa kasi talagang nagkakaroon ng progress dito sa Pandi na merong mga tinatayong malls, which is ito na yung chance nating mga kapandienyo para makapaghanap ng trabaho malapit sa ating bayan. Diba? So hindi na natin kailangan pang pumunta lumabas ng ibang bayan or magtrabaho sa Manila pa. Sobrang layo. And dito pa lang, meron ng, ano po ba yung mga future projects or malls na pwede na may tatayo dito sa Pandi? Meron po pa kayong idea? Sa aking palagay, kung nailagay ang mga establishment na meron ng Maynila o meron ng ibang bayan, hindi imposibleng magkaroon din dito. Maaaring Jollibee. Siguro, o kaya malalaking supermarket ay malaki ang posibilidad dahil may mga akmang lupa naman na pwedeng pagtayuan sa bayan natin. Tama. So, kayo nga po, meron nga po mga bago ng mga malls dito actually. Especially dito sa Pandi, gawing Pandi. Yan, merong BB Mart dyan. Ang dami na dyan dito, unahan dito sa Bunsuran. Marami na rin mga establishments. Kaya nakatuwa, yung mga Pandienyo natin, hindi na kailangan lumabas pa. At tuloy-tuloy pa rin siguro yung pagtayo ng mga malls dito. Especially, alam ko sa Mapulang Lupa, may tinatayo din dun eh. Kaya abang-abang lang po tayo dyan. Tsaka meron naman po tayo itong peso dito sa Pandi sa mga naghahanap ng mga trabaho. Tama. No? Public Employment Service. Yun, yung sinasabi ni Sir Cristobal. So yun sir, bago tayo magtapos, of course, syempre, ano po ba yung masasabi nyo kay Pandienyo Vlogs? Masasabi ko sa Pandienyo Vlogs, sa mubuno ni Ping, ni Aping, yes. Ay very promising to at malaking bagay ito, ituloy-tuloy mo lang. Yes. Ikaw ang magpapakilala ng bayan natin. Marami pa ang magpapalo sa'yo at maraming tutulong sa'yo tulad ko na hanapin ang marami pang nakatagong ganda ng ating bayan. Higit sa lahat, bayan ng Pandi bilang bayan ng kasaysayan. Ayun. Thank you so much, Sir Boyet Cristobal. It's one of the kagawad dito sa Pandi Poblasyon.
Thank you so much. And of course, syempre, antayin nyo pa yan. Dahil hindi lang po yung una at huli na makakasama ko si Sir Buwel Cristobal. Baka samahin niya ako dahil yung itutour dito sa pinakasaysayang lugar dito sa Pandibulacan. Kung saan talagang historical talaga itong places na to. We're in talaga sa samahan ako ni Sir Cristobal para makapunta tayo doon. At sa mga kapandienyo dyan, stay tuned lang kayo lagi kay Pandienyo Vlogs. Salamat sa inyo sa panonood ninyo at pakinig ninyo at patuloy nating mahalin ang ating bayan. Ayun. Ayan, maraming salamat mga kapandienyo. And always remember, never give up on something you believe in and always smile!